Good afternoon. First of all, I would like to introduce our website. You can simply input in the address bar of the browser www.digisoftph.com. Okay, so here is now our website. Very simple lang po yung aming website, no? Pero tatlo ang pinagyayabang namin dito sa aming website. Yan. First, pupunta kayo dito sa list of clients. Yan, makikita nyo lahat ng kliyente namin nationwide. So, kung bibilangin nyo yan, more or less, mga at least 80. To be exact, mga 81 or 82 na yan. Ha? Na list of number of clients namin. Yan. So, from Cagayan, so dito po kami nag-umpisa sa Cagayan Valley, no? Up to Mindanao na yan. Yan. So, hanggang Bukidnon, yan. So, makikita nyo dito, no? Originally kasi yung company namin nanggaling sa, nag-umpisa sa Cagayan. At dito, mapapansin nyo na doon sa lugar namin, no? Pwede ko sabihin na untouchable kami, no? We are number one. At halos lahat ng eskwelahan doon na malalaki, o pwede ko sabihin 90 to 95% ng mga malalaking schools doon sa region 2 ay clients namin, no? The other regions there like Cordillera, katabi lang din ito ng Cagayan, no? Region 2, Ilocos Norte, halos magkakatabi yan. So dito, isang indication na kagad ito kung gaano kaganda o kagaling o yung aming produkto. No, kung sa sarili mong lugar nga hindi ka tinatangkilik, 'di ba? Yan, napansin ko yan sa mga competitors namin. Pag tinignan ko yung list of clients nila, parang watak-watak, no? Merong isa dito sa lugar na 'to, merong isa dito sa lugar na 'to, sa Visayas, sa Mindanao, ganyan. Na halos hindi magkakakilala yung mga eskwelahan na 'yon, no? Pero dito sa tinatawag na Misiyas, yung flagship product namin, halos lahat dun sa isang lugar, Sias ang ginagamit. So, pwede ko masabihin sa region 2, no? Walang nakapasok dyan, walang nakapenetrate dyan na school software provider galing Manila o kahit galing sa ibang lugar. Produkto lang namin ang tinatangkilik dyan sa lugar na yan. Yan. So, yan po, pinagyayabang po namin yan, no? Yung list of clients namin. Dito sa list of clients makikita nyo yung kung anong taon nag-implement yung mga eskwelahan. So nilalagay namin diyan, no. Pati nga yung dito, siyempre meron ng mga eskwelahan dito na hindi na naming client, no. Pero nilalagay pa rin namin diyan, no. Siguro mga 1% lang naman kasi we are still very proud, no. Kahit na kasi hindi mo naman makontrol ang mga eskwelahan, minsan nagpapalit ng system na kahit maganda yung system, siyempre yun ang gusto ng presidente, minsan, ganyan. So, nagpapalit sila, no? So, they have their own reasons, no? Pero, pwede ko sabihin, mga 1% lang. So, sobrang baba, no? Sobrang mababa yung mortality rate. Compared mo sa competitors namin, na sobrang taas yung mortality rate. No? Kaya nga, example, no? Sa Philippines, sa totoo lang po, no, yung sa national level o nationwide na competition ng pagbebenta ng school management system, no, dalawa na lang natira, no? Only digital software and Pinnacle ang natira ngayon sa buong Pilipinas. Okay, bakit ko sinabing dalawa lang natira, no? Dati-dati kasi nandyan ang Wizard, no? Pero alam naman natin for the past at least 3 years hindi na po active yan, no? Paminsan-minsan sumusulpot pa rin, nabubuhay-buhay, no? Baka sakaling makalusot, no? Pero kung titingnan mo yung kanilang activities, wala na, no? Halos wala nang new clients, ganyan. So for the past 3 years, ganun din ang GTI, no? This GTI is Cebu based, no? Pero kikita mo lahat ng clients niyan,
hindi na yan nag-update, no? Wala nang bago, wala nang ano. To kung ano na implement siguro 5 or 10 years ago, yun pa rin ang ginagamit ng mga kliyente nila hanggang ngayon. So wala nang update, wala nang bagong clients. So hindi na rin active sa mga bidding. Yan, yung mga sinasabi ko, hindi na active yan sa bidding. Yan, yung bidding kasi, ito yung mga competition o nangyayari pag gobyerno ang nag-post ng project sa PhilJEX. Si Wizard, GTI, PrinceTech. Yan. Si PrinceTech, ganun din. No? Hindi na rin siya active for the past 3 years. Although, I think, nung parang biglang sumulpot yan nung ano, kaya lang hindi rin natuloy yung project niya. Sumulpot yata yan nung January. No? Nagulat kami, may isang school na nagpabidding, pero nalaman namin na kinansel din. So, for the past 3 years, itong mga eskola, mga competitors namin na to, hindi na sila active talaga. No? Ang active na lang talaga dito, si Pinnacle. Yan. Pero, I will show you later on kung ano yung difference sa technology namin sa technology ni Pinnacle. No? Pero ang pinaka-primary difference ng technology namin ay yung kay Pinnacle kasi, I think mga 2003, 4, 5, 2005 technology yan. No? Sobrang obsolete na yung technology. So, pwede mo sabihin more than 12, 15 years na technology na yan. Kasi yung technology nila, server-side na PHP pa. No? Yun yung mag-click ka ng button ay nagre-refresh. No? Pag may konting gawin ka lang sa program mo, may kiniklik kang ganyan at kailangan ng response from the server, nakikita mo gumagalaw ito, no? Nagre-refresh yan. Yun. So, ang tawag doon ay server-side technology. No? Mostly, ginawa yan sa PHP. At yan, sikat yan noon, noong mga 2003, 2004, maganyan, 2005. At masama nga lang, kasi syempre, they have not upgraded their technologies. No? Itong Pinnacle. Eh kami, ang technology namin ay client-side technology na to. No? I'll show you later on kung ano yung difference ng client side, kung ano yung advantages ng client side sa server side. Very simple lang yan, yung explanation yan. Kapag server side, syempre, isa lang ang nagtatrabaho, yung server lang. No? Most of the processing, pwede yung sabihin mo ng 90 to 95% of the processing o execution of the processes are done by the server. Kasi server side nga siya, no? Centralized yung operation. At ang trabaho ni client dyan ay taga-display lang. Kaya nga po, nagre-refresh ito, no? Gumagalaw ito, yan. Nagre-refresh yan. Kasi ang nire-reply kasi ni server ay page. No? So, nagbabago yung buong page. Isipin mo, magre-reply lang ng data yung si server. Even a very small change, no? Magre-refresh yung browser mo. So, it's a very, very obsolete technology. No? Sa amin, sasabihin ko sa inyo, yung gagalaw lang ito, yung pag ito-type mo lang yung URL. After that, yung program namin is stand-alone na siya. No? It is now running its own in its own na syempre, minsan kailangan pa rin niya yung server. No? Alibaba, pag mamimick up siya ng data, mag-retrieve siya ng data, those are the times na kailangan na lang niya siya. Pero most of the operations now, if kaya niya nang gawin yung client, si browser, siya nang gagawa. Yun ang advantage nun. Okay, example. You have 100,000 o sabi mo 1 million clients connecting to the server. Oh, isang example diyan yung system ng LIS ngayon, no? Ano napansin niyo sa LIS na inimplement ni DepEd? Logging down. Actually nung kahapon nga lang nakausap ko yung pinsan ko, down sabi niya, down na naman daw ang LIS. So, bakit logging down 'yon? Laging inaccessible yung system ng DepEd. Isipin mo, in-implement to, national level, no? So, maraming kasing uma-access dyan. No? Marami, actually, hindi naman talaga marami, no? Kasi teachers lang, o principals lang, ang may access dyan. Hindi pa yung nag-access sa mga students dyan. No? Pero, hang na siya ng hang, down na siya ng down. Bakit? Kasi, server-side technology siya. No? O, sabi mo yung EDSA, di ba? Ang luwag-luwag ng EDSA, 6 lane, sabi mo na. O, 6 dun sa kabila, 6 dun sa kabila. O, sinaksaka mo ng 1 million na sasakyan, di ba? Padaanin mo sa 1 million na sasakyan. Traffic. O, so, slow moving tuloy yung mga sasakyan. Ganon din yun. Kasi, si EDSA, nag-iisa lang.
yung sineserve niya na million sa sasakyan, sobrang marami. Ganon. So, itong system namin, we delegate most of the work, pwede nga sabihin ito, 90 to 95% of the work, yung processing dun sa client. Yan. Kung kaya ni client, yan ang maganda sa technology, no? Namin, no? Kung kaya nang gawin at hindi niya nai-istorbohin si server, gagawin na niya. Ide-demo ko mamaya yung pag-generate na lang ng PDF na report. O kaya, di ba, most of the times, kailangan mo dun sa report, isi-save mo sa Excel, di ba? O, right away in the browser. Pag-generate mo ng PDF sa system namin, sa browser, kahit naka-offline pa yung browser. Di ba? O, pag-generate mo ng Excel, isi-save niya yung Excel, kahit offline yung browser. Kasi independent na siya. Gagawin na niya. Walang pakialam si server. Yan. Ipapakita ko mamaya kung i-offline ko siya mamaya. No? Para makita nyo na pag mag-generate na ako ng PDF. Imagine na lang, no? Yung pag-generate ng isang report. Kung itong laptop ko nga na i7, no? Mag-generate ako ng PDF na sabihin mo ng 100 pages lang. It will take, sabi mo na, mga less than 1 minute or 1 or 2 minutes, sabi mo nang ganyan. Lahat 'yun gagawin, no? Kumbaga solong-solo ni laptop 'yun, no? Na i-generate 'yun, walang nangiistorbo sa kanya. Compared sa server na ang dami nangiistorbo pa sa kanya, no? Ito solong-solo niya yung processing power. Pero isipin mo, 1 or 2 minutes pa rin niya i-generate 'yun. Eh kung ipapagawa mo lahat 'yan kay server, 1 million yung nakakonect sa kanya, 'di ba? O sabi mo na mga teachers, you have 500,000 teachers nakakonect kay server at magje-generate lahat 'yan ng report card. Bug down na kaagad si server niyan. Baka 10 lang na magje-generate niyan or 50 na mag-click ng generate a report. Kasi si server ang magje-generate ng report, eh. No? And then ita-download ni browser lang, ganun. Dito sa amin, it is the browser, no, that generates the report, no, the PDF report or even the Excel file. Yan. So yun yung advantage ng client side sa server side na technology. So if you have 1 million clients connected to the server at meron silang mga processing na kailangan gawin sa mga clients na to, sa server side, si server ang gumagawa. Ang trabaho lang ni browser, pag may pagbabago doon sa display, magdi-display lang siya. No? Paano ko 1 million yan? Di ba? So, sa amin, hindi ganun. No? Kung kaya ni browser, si browser na yung gagawa. Ayan. At doon, dito sa system na yun, most of the times, ang gamit na lang ni server dito is parang data store na lang siya, eh. Kasi siyempre nandun yung centralized na store natin ng data, no? Okay. Kaya yun sa list of clients. Pangalawa na feature ng aming website, yung change log. Yan. Bakit napakahalaga ito sa isang application, no? Bumibili kayo. Pwede kong sabihin, no, sa Philippines, no, 99% yata na na-observe ko ng mga systems dito. Hindi man lang nila dinodocument kung ano na nangyayari doon sa program nila. Ano na ba bagong feature dyan? Ano na ba ang bugs na na-fix dyan sa program nila? No, wala silang pakalam. No? Basta lang ginagalaw nila yung system nila, they don't even document. No? And they don't inform their clients. No? What has changed? Yun. So, kami, hindi kami ganun, no? We inform our clients kung ano yung mga changes na nangyayari sa program namin. Yan. Lahat. So, hindi lang yung flagship product namin na yung CIAS. Lahat. So, makikita mo dyan kung ano yung kailan yung last na release. Yan. Kung ano yung change na nangyari. At kung anong eskwelahan ang nagpagawa nun. Yan, tulad nito, Flora National High School, meron dito, no, University of La Salle, Santiago City,
Isabela State University, Itiage. So iba-iba yan, no? This one is Sorsogon. So iba-ibang eskwelahan, you see? Yan. So fully documented kami dyan. So makikita ng lahat ng ito. Gusto kasi namin dito i-emphasize na yung produkto namin buhay. Alive siya. At tinatrabaho namin yan. Yan. Isa pa ito. Bakit kaya kailangan ng change log? Sa ibang systems kasi, hindi naman kailangan talaga ng mga eskwelahan malaman kung ano nangyari sa system. Kasi, hindi naman upgradable yung system nila. No? So, why should I know? Kung wala naman akong pakialam dyan sa update na yan, di ba? So, kaya nga, hindi na nila pinupost. Kasi wala naman talaga. Kami, mayroong gamit yan. Example, pag yung isang eskwelahan, katulad nito, nakita niya itong report na to. Yan, report card. For grade school, junior high school, at saka senior high school. Pag makita niya, wow, there is a new report. No? There is a new report from provided by the system. No? Added by the programmers. They can now simply, they can download the update. Kami lang ang nagpo-provide nun sa buong Pilipinas. No? Lahat ng competitors namin, walang ganyan. Kami lang yung tinatawag namin dyan, upgradable ang software namin. Yung iba kasi, at tulad nung, sensya na, gagamitin ko yung top 2 competitor namin, yung si Pinnacle. Yan, ang diskarte kasi ni Pinnacle, ganito. Kapag binentahan yung isang eskwelahan, like yung PUP, TUP, kliyente niya mga yan eh. Websu, no, napuntahan ko kasi itong mga eskwelahan na to. At nung nakausap ko yung mga programmers dito, yung IT ng mga tong eskwelahan na to, sabi nila sa akin, lahat pala ng mga bagong updates o changes dun sa kanilang program na binenta ni Pinnacle, ay hindi na pala si Pinnacle ang gumawa. Kundi itong palang mga eskwelahan na to ay nag-hire ng programmers to improve the system of Pinnacle. No? Isipin mo, ang sarap ng buhay ni Pinnacle, no? Magbebenta ka lang ng software, then tapos na ang trabaho mo, hindi mo na isusupport, hindi mo na i-upgrade, bahala na yung school. O mag-hire ng programmers, bumili ka pa ng system, no? Na mag-hire ka rin pala ng programmers to maintain your system, no? So, on our part, sa supplier, masarap yun. Kasi benta ka na, kolekta ka ng 5 million, tapos na ang trabaho mo. No? Anyway, the schools can hire programmers naman. Kami hindi ganon. No? Kami dito, nagtatrabaho kami, nagpo-program kami, araw-araw yan. No? Pinagpapagoran namin software namin. Ina-update namin yan. May mga bagong updates, like yung Unifast, for example. No? May mga bagong, palagi may changes dyan dun sa report ng Unifast. No? After a few days lang, after 1 month, may bago na naman pinapadagdag si Ched. So, kami, tuloy-tuloy lang kaming nagpo-program dyan, tapos ina-upload namin sa website namin yung update. Yung mga clients namin, ida-download lang nila kung gusto nilang ma-avail yung update. Libre yon, walang bayad yon, kami lang ang ganyan sa buong Pilipinas. No? Kaya dito, kikita mo yan, no? Nandyan lahat. Oh. Yung web reader, web info, payroll, yung biometric, yung queuing system namin, nandyan. Downloadable lahat yan, wala pong password yan. Pag i-click mo yan, madadownload mo yan. No, kahit nga mga kalaban namin, kapag clinic nila, matadownload nila yun eh. See? So, ano pa yung isang magandang ipinapakita namin dito? Pag-downloadable yung aming software. Yung mga updates sa software namin. Kasi po, hindi kami nagpapabayad sa upgrade. Oh, may client kami dyan, 10 years, hindi kami kilala. After 10 years, nakakaproblema yung server nila. Kinunta kami, sir, may bago kami server. Pwede bang installan nyo? Sabi ko sa school na yon, ay hindi lang installan yan, i-upgrade pa namin yung program nyo doon sa latest version. Isipin mo, yung school na to walang contact na, walang contact in 10 years. Other suppliers, sasabihin sa inyo, kahit na 1 taon o 2 taon pa lang yung system nila, maghahanap ka ng upgrade sa kanila, update, sasabihin sa inyo, hindi pwede. Bakit? Kasi, i-charge kayo, no? O kaya, sasabihin sa inyo, pag nag-upgrade ka kasi, ay baka lalo ka lang magka-problema. Many schools experience that. Alimbawa, St. Paul University. Noong ang dating system nila ay Osiris. Yan.
Ang ginawa ni Osiris, nag-upgrade siya sa from version 1 to version 2. Ano nangyari sa data ni St. Paul? Tugigaraw, St. Paul University Tugigaraw. Ano nangyari? Nagkandawalaan yung mga data niya. No, pati mga receipts, kinailangan yung mga parents, they have to show the receipts, yung mga payments, no? Kasi nawala yung mga payments dun sa database, dun sa version 2 ng system ni Osiris. Oh. Lahat ng mga data nila, mga assessment, nagkandawala. Mga grades, nagkandawala. No? Doon sa version 2. Kasi yung upgrade talaga, napaka-dangerous yan na operation. No? Pero sa amin, hindi dangerous yan. Kasi we have designed our programs fully upgradable. Ang upgrade naman dito, hindi tao ang gagawa. No? So every step of the way, every change na ginagawa kasi namin dito, tinitingnan namin kung ano yung epekto niya doon sa database. No? Para, ano yan eh, mayroong tinatawag niya current state of the database, mayroon din siyang tinatawag na old state of the database, mayroon din future state of the database. Okay, let's say, yung state of your database is 2010. No? Yun yung last na nag-upgrade ka. Ngayon, kinontak mo kami 2019. No? Ngayong taon na to, gusto mo mag-upgrade. Ang isa sagot namin sa'yo, pwede. Agad-agad. O how many days, how many months to upgrade? Sa amin po, minutes lang. Bakit? Kasi fully automated ang upgrade namin. No? Iraran mo lang, ayan, no? Nandyan yung mga upgrade modules namin. No? Kung titignan namin yung current version mo, no? Kung ano yung mag-match doon sa version na yon, iraran lang namin, tapos iraran namin yung next, iraran namin yung next, until doon sa latest version ng upgrade. Ganon. Kasi yung data kasi natin, yung state ng data mo, hindi pwede mag-jump yan from one version to the latest version. Kailangan yan incremental, no? Yung upgrading mo. So, hindi dapat putol-putol yung pag-transform mo dun sa data, no? From the old version 10 years ago, papunta. Kaya nga yung iba, ganito ang technique nila dyan eh. Pag mag-upgrade ka sana, mag-uutos sila ng programmer from the company para pupunta dun sa school o dun sa company. Tapos, sila mag-upgrade manual, no? Sasabihin ko sa inyo, yung isang upgrade do, it could be thousands of operations. Yan. Sa isang upgrade namin, thousands of operations yun. There are times na you transform the data from character to numeric. There are times, dati ang value niya, example ito, dati walang senior high. So, ang value namin ng college is 6. No? E biglang sumingit yung senior high. Alangan naman yung senior high, lalagyan namin sa 10. Magiging ilas siya, pangit naman, di ba? So, nilagay namin yung senior high doon sa 6. Yung college kayo, naging 7 na siya. So, ano nang mangyayari yan doon sa database mo, doon sa data mo, di ba? So, magkakaproblema ka ngayon. Oh, na, so, doon sa upgrade namin, automatic gagawin na niya yun. Lahat ng mga college level doon, babaguhin na niya. From 6, gagawin na niyang 7. Yung mga masteral naman na dating 7, magiging 8 na siya. You cannot just do that manually, no? Kahit na 10 programmers pa ikaw, hindi cannot memorize all the steps. Kaya kami, very, very careful kami sa upgrade, no? So, ang upgrading namin talaga, meticulously talaga yan na ginagawa. To make sure na pag nag-upgrade yung client, kahit sino sa mga clients namin, no? Very, very easy na lang sa amin, no? Irarun mo lang mga to, mga upgrade modules, mag-upgrade na sila dun sa latest version. Yan. Kami lang po, no? Sa buong Pilipinas. Lahat, I don't know, with other types of institutions or companies, pero pagdating sa school systems, kami lang ang ganyan. Because we know our competitors, no? Yan. Example ko nga dyan, si Pinakel, no? Oh. Nabalitaan ko nga si Pinakel, no? Binintahan niya si Websu 4 years ago. I guess the amount was 3 to 5 million. Then, after mga, wala pa yata 3 taon yun eh.
Sabi niya, inofera niya yung school na upgrade, pinagbayad niya yung school na 6 million. See? Oh. Pero, according to Sir Kate, yung Elite programmer ng Webso, kasi siya nga yung programmer na. No, ng dalawa yan, yung ni-hire ng Webso na programmers to maintain the system of Pinnacle. So, according to Sir Kate, nung tinignan niya yung system daw, wala naman daw nagbago. Wala naman daw, ano, nagka-problema patuloy sila kasi lahat ng mga changes nila, nawala. Lahat ng mga dati na nilang ginawa sa Webso, nagkaluko-luko tuloy. Kasi, anong nangyari kasi, yung style ng program ni Pinnacle, ganito yan. Ibibigay niya sa yung source code, i-maintain nyo, ibibigay niya sa PUP, kakalikutin na ng mga program sa PUP, ibibigay niya yung source code sa TUP, kakalikutin na nila yung program doon. Siyempre, magkakaiba ng buhay noon. Magkakaiba ng path nila, no? Magkakaiba na yung software noon. Ay tapos biglang isasaksak mo doon yung original na program, hindi pwede yun. Kasi ginalaw na nila yun eh. Hindi mo pwedeng basta-basta i-overwrite lang yung program. So, kami hindi ganun, no? Yan, kaya kami, mayroon kaming downloads. Yung iba, they don't have that kasi there's no use to them. Walang gamit sa kanila. The clients cannot download the upgrade and upgrade the systems that they have, no? From what they have downloaded. Hindi pwede yun sa kanila kasi lalo lang sila magkakaproblema, no? It has to be part of the original design of the program. Yan. Dapat yung program mo, yung systems upgradable. Okay, so yan po yung sa website namin, no. Tatlo po 'yon, no, in-emphasize ko. So kami lang ang nagpapakita ng list of clients namin, transparent kami diyan. Makikita mo kung ilang tulad nito, no, may yung Kalinga, that's June 2003, yung iba diyan 2004. And these are still active clients, no. Ginagamit pa rin ang system namin 'yan. Oh. Siguro ipakita ko itong Cagayan, itong St. Paul University. St. Paul University 'yan. Yan. Bakit January 2016 yan? Ang nangyari kasi niyan, nung 2003, nagpalit sila ng system dyan. Then after 3 years, nagpalit na naman ng system yan. No? After 3 years, magpalit na naman ng system. Yan. So, kami, sa CS lang din ang bagsak. No? Kwento nga sa akin ni Sister Merceditas ang yung dating gamit nila na Osiris every araw-araw yata merong nagrereklamo sa kanya. Tapos sabi niya sa akin nung ginamit na nila ang talagang nagpasalamat siya sa akin, no. Dahil nung in-implement na yung system ko, wala nang nagrereklamo. No. Sa opisina niya. Tapos yung gastos pa, no. Dati halos mahulog daw sa kanyang upuan eh pag mayroong papipirmahan sa kanya na pinapabili nung dati nilang ICT director eh. Yan. Eh nung sa akin eh syempre tapat sa presyo, no? Ayan. So yan po yung aming website.